Kamusta mga ka-dooms? Sana okay lang kayo sa inyong mga region. Ang pag-uusapan pala natin tungkol sa video na to ay yung tungkol sa mall. Ano nga bang sulit bilhin dito gamit ang pera? At saan nga ba dapat gastusin yung mga gems na makukuha mo? And then anong event ka dapat mag-grind, no? Kung saan pwede ka makakuha ng maximum rewards. Ayan ay pagtapos ng intro. Una sa lahat mga ka-dooms, ang laro na to ay pay to win. So kung malawak ang iyong credit limit or maraming laman ng iyong GCash, walang problema sa inyo ang pagbili ng mga package sa mall, no? Pero kung ikaw ay casual spender or let's say na kahit na pay to win ka, ito yung tips ko para sa inyo. Sa mall, meron dito growth fund, no? Actually, wala na siya, nabili ko na siya. Worth 1,000 pesos yun. Ayan, makikita nyo sa screen. Ang laman nun ay halos 145,000 na gems pag na-reach mo yung shelter level 25. So napakasulit at saka one time big time to, no? Ibig sabihin isang beses mo lang siya pwedeng mabili. And then next na magandang bilhin dito sa mall, kung yun nga ay kaya ng budget mall na, or ng bulsa mo, ay yung daily boost. Kasi ito halos, yun nga, 250, may bundle ka nang makukuha. Pwede kang pumili ng hero. Yun nga, depende rin sa region days old. Kung gano'n nakatagal yung region nyo, yung lalabas na mga hero dito. And then, sa premium pack, para sa akin dito, gano'n kasulit. Dahil yung mga speed ups or resource item na makukuha mo dito ay pwede mong makuha sa pagga-grind, no? Yung gems or yung VIP card yun, yun ang ano, ang sa tingin ko ano, worth it bilhin dito. Pero yun nga, kung kaya naman ng bulsa mo, walang problema. Lagi nyo lang tingnan tong best na in-offer nila, Rise of Mighty, yan. And then sa total purchase gift ay nga pag naka-purchase ka ng halos 40,000 na gems, may avatar ka sa chat bubble, ayan, red hand, blooded zombie. Sa quiver pack ay ito ay kasama sa evento ng katapat ng top commander, no, yung sa arrows. Sa halagang 50 pesos per day. Yan, may limit yan. Makikita naman sa screen. Limited time promo. Ito rin, dito ganun advisable. Hindi magandang bilhin. Pero kung kaya ng bulsa mo, wala rin problema. Nasa'yo naman yan. And then, resource selection pack. Para sa akin, hindi rin to worth it bilhin. And then, to ang marami nagtatanong, no, sa VIP. Si Catherine kasi cash hero siya, no? So para mapalakas mo siya, kailangan mo bilhin yung mga VIP pack. Ayun nga, may mga level yan. So nito VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 10. Nakikita nyo naman yung presyo kung gaano siya kalakas, no? Pag yan ay na bili mo lahat. So para sa akin, kung di nyo kayang makuha hanggang VIP 10 or kahit na let's say 9, si Catherine, wag kayo mag-invest kay Catherine, no? Kasi kailangan siya ng VIP package, kailangan mo mag-purchase para ma-upgrade yung skill niya at yun nga, magamit ng full potential yung hero na to.
And then sa Doomsday Express, alam ko sa first time purchase mo nitong 30-day premium pass, meron siyang 50% off. So magiging 250 pesos na lang siya. So sa 30 days, every day makakuha ka ng gems, no? Isa ito sa mga sulit na bilhin dito sa mall. So dalawa na, no, isang growth fund and then tong 30-day premium pass. And then sa subscription, may mga percentage na buff, no, pag nag-subscribe ka. Para sa akin na sulit din to kung yun nga, kung lalo na kung nasa early game ka pa lang, dahil yung mga percentage sa buff na yan ay napaka-importante para mag-progress sa laro na to. And then sa gem mall, ayun nga, first time purchase plus 100%, no? So kung 250 worth 49 pesos ang bibilin mo, magkakaroon ka ng plus 250 pa na gems, no? So madodoble. Para sa akin, hindi sulit tong gem mall, no? Mas maganda talaga yung sa daily boost kung araw-araw ka bibili sa laro na to. Next, mga ka-dooms, ang pinakatanong ng karamihan, saan nga ba dapat gastusin ang iyong gems? So para sa akin, no, mas maganda unahin mo yung VIP. Kasi nga kada upgrade mo ng VIP, may mga additional percentage na buff sa iyo, no. Halimbawa, ito ang VIP 5. Ayan, hospital capacity, dadagdagan 10%. Ayan, VIP 6. And then, yun nga, kung bago ka pa lang, mababa pa yung VIP mo, suggest na unahin mo, upgrade ang VIP mo hanggang level 6 para magkaroon ka ng dalawang construction queue. No? So, kung dalawa na yung construction mo, mas mabilis ang progress mo mag-upgrade or mag-boost ng might. And then, yun nga, pag nakaluwag-luwag ka na, mag-upgrade ka na hanggang VIP 7, 8, and kahit hanggang 9 lang muna. Maximum, no? Tulad ko, hanggang 9 lang ako kasi medyo mabigat na yung pang VIP 10, no? Which is, you need na 240 points. Ayun nga, pag mabibili mo lang yung mga VIP points na to, kundi via gems, pwede rin sa Alliance Store, no? Magre-request ka lang sa officer mo. Ayan, which is hindi advisable kasi nga medyo mahal kung marami yan ang bibilin mo. And then yung nga, pag nag-reach ka ng VIP 9, meron kang everyday one piece na legendary fragment, which is napaka-importante para sa ating mga casual spender or free-to-play, no? Ang legendary fragment ang pinakamahirap makuha ang item sa laro na to. Unless kaya mo may pag-compete sa mga malalakas, walang problema. And then, ano pa ba? Ayun nga, tulad nung sa isa kong video sa guide, focus lang sa isang hero. Kailangan mo rin yung mga fragment pang upgrade doon. And then, sa gems, huwag kayong gagamit ng gems sa mga pag-instant ng mga building, no? Tulad nga sabi ko muna, oras lang ang puhunan mo. Makakaya mong matapos yung mga yan. Pero dito, pag mag-reach ka na ng level 25, kailangan mo na bumili ng isang nano-reinforced material worth 2.5 gems. So sa tingin ko, kaya mo naman makaipon ng ganun bago ka makaya mag-upgrade ng HQ25. Ganun din sa mga speed ups. Huwag nyo gagamitan ng, pag-upgrade ng mga research, huwag nyo gamitan ng gems. Kasi nga, para sa akin, hindi siya advisable. Gamitin mo na lang sa VIP store. Isa pa yun, no?
Ngayon nga habang tumataas ang VIP level mo, ma-unlock mo yung iba-ibang level din sa VIP store. Ngayon nga, isa pa sa advantage ng VIP 9 ay I think VIP 8 pala to, no? Itong legendary hero badge, pwede mo siya mabili weekly. Itong VIP store ay nagre-refresh din weekly, no? Sa ngayon na nag-iipon na kasi ako ng gems para mabili ko yung 7k na extra rewards dun sa carnival event. Pero kung wala namang event na kasabay, suggest ko na gamitin mo ang gems mo dito sa speed ups, 8 hour speed ups, and then sa iba pa ito, 60 minute yan, 30 minute, lahat ng speed ups sa VIP store bilhin mo by ng gamit gems, okay lang yun kasi weekly naman yan nagre-reset. Huwag mo lang bibilin yung mga resources na yan, lalo na tong defensive fabric. Habang tumatagal laro, no, going late game na kayo, hindi mo na kailangan mag-purchase ng mga fabric. Kukuha mo na lang yung reward na yan sa kada pagpatay nyo sa unpit. Tingnan nyo yung sa akin na materials. Tingnan nyo, ang dami kong fabric, no? Naipon na lang siya. Wala akong binili sa mga mall niyan or sa store. Sadyang naipon lang talaga siya. Ang mahirap lang talaga itong carbon steel. Ngayon nga, may technique kami kung paano namin nakukuha yung weekly sa arena. Later on, in the upcoming videos, bibigyan ko rin kayo ng tips kung paano yan. Sa VIP store din, di rin worth it na bilhin mo yung carbon steel, although yun nga mahirap siya. Kasi 5 piraso lang, worth 1,500 na kagad na gem. Napaka mahal, no? Sabi dito 40% discount, pero parang ano yun, scam naman yun. Parang dito to. Yan, and then yun nga, habang tumataas, kung malakas ka nga rin, kaya mong mag-upgrade hanggang VIP 10, yan, 12, 13, ayun na, may legendary fragment ka na weekly na mabibili. And then maximum hanggang VIP 16, which is I don't know kung magkano aabutin. I think sa yung mga, yun nga yung mga credit card warriors, kaya ito, walang problema sa kanila yan. Next mga ka-dooms, pag-usapan natin yung mga tungkol sa skin, no? May dalawang klase ng skin. Yun ay yung shelter skin. And then, meron ding troop skin. Yan. Kung mapapansin nyo, ito nga yung mga shelter skin, no? Kasabay siya ng mga seasonal event. Tulad nitong Howling Treehouse. Sa Halloween, siya lumalabas. Itong Candy House. Sa Christmas. And then lately, itong Haunted Castle, lumabas siya, no? Last week, kung di ako nagkakamali. Evento, si parang dinikit nila sa Easter event, no? Kasi Easter week or Holy Week nitong April. Not sure bakit tinapat nila doon yung parang Halloween type nga ito, eh, no? And then, sa ngayon, ito nga, Survivor Carnival, so, Easter event ito, no? Ang reward ngayon, shelter skin ay itong Lucky Castle, no? So, mapapansin nyo, may mga kulay or rank din yung mga, ano, no? Skin. Ito dito, purple siya, so epic siya na skin. And then itong mga orange ay yung legendary skin. Itong mga epic skin, mapapurchase mo siya kagad at pwede mo siyang magamit kagad. Pero itong mga legendary skin, no, kailangan mo magpag-compete sa mga event. And then global ranking to, no, which is yun nga medyo pangit kay Dooms. Sa halos lahat ng region ang mga kalaban mo dito. So kung sino yung pinakamalakas
siya lang ang magkakaroon ng permanent legendary skin. Ito yung sa Christmas, no? Legendary. And then sa Halloween, and then ngayon sa Easter itong Dream Casino Shelter skin. Magaganda yung buff ng mga legendary skin, no? Ayun, tingnan niyo naman. Infantry. Infantry po ako sa, pero di ko to nakuha dahil tanging malalakas lang ang makakuha nito. Doon lang tayo sa tamang ano lang, casual spending. And then sa mga seasonal event, ibig sabihin doon ka rin dapat mag-grind, no? Ng zombie hunt. Tingnan nyo to. Sa kada task na magagawa nyo, may reward kayo na pwede nyong i-exchange or ipang-progress sa hanapin natin sa ito, kumbaga yung level event niya, no? Ayan, para sa akin sulit to. Dito ka dapat mag-grind, no? Gamitin mo yung mga stamina mo. And then gamitin mo lahat ng Q mo, no? Dito rin mabibili yung epic skin. Ayan. Pag binili mo siya worth 500 pesos, makukuha mo yung Lucky Castle. Para sa akin na siyempre depende pa rin sa iyo kung malaki ang credit limit mo, pwede mong bilhin. Pero tulad ko na casual spender lang or let's say na almost paid free to play lang tayo, dapat consider mo rin yung mga buff ng mga bibilin mong skin. Tulad nito, hindi siya worth it para sa akin, no? Dahil training speed plus 1 lang and then damage to zombies 5% lang. Although yung mga other reward ay worth it. Ayan, mga speed ups. Ayan, and then yung carbon kahit papano may 30 piraso pero masyado pa rin mababa. And then itong nasa middle, extra reward to. Kung mapapansin nyo, kailangan siya i-purchase ng 7,000 gems. Pero yung reward niya, pag na-complete mo lahat ng level, ay makakuha ka rin ng 7,000 gems. So, kailangan lang mag-grind ka, no, para balik puhunan, kumbaga, sa laro na to. So far, kanina lang ako nag-start ng pag-zombie hunt. Kasi nga, sinabay ko sa top commander. Nasa phase 4 na kasi kami. Kasama doon kasi yung kill zombies para magkaroon ka ng points. And then nataon din na tumapat sa event namin yung Russell Salvation. Isa ito sa mga pinakasulit na event kung saan ka magka-grind, mag-hunt ng mga zombies. Ngayon na papakita ko sa inyo, kaninang reset lang ako nag-start, so hindi siya full time na, hindi ako full time na nag-grind, no, nag-hunt ng zombies. Pero ito na yung naipon ko. Halos 1,000 egg coin set. Exchange natin, tingnan natin. So, halos nakakuha ko ng 1,400 na egg coin, which is pwede yun nga pang progress sa dito nga sa egg gacha. Yan, dito. Hanggang level 25 nga. No? Yun nga, may ito nga sinasabi ko sa inyo kanina, global ranking. Makikita nyo naman yung mga malalakas nating player. Andito pala yung aming president, representative ng Region 11. Mabuhay po kayo. At sa mga iba pang players din, no, sa Region 11 yan. Naipag-compete kami, hindi kami nagpapatalo. And then next is dahil nga Russell Salvation, buksan na rin natin yung supply chest. Tingnan nyo kung gaano kasulit ang reward na to. May kita nyo yan, ang daming speed up, no? And then, ito pa, sa Russell Salvation lang lumalabas itong Outpost Toolbox. Malaki ang chance na mag-drop siya dito sa
supply chest ng Russell Salvation event. And then ang toolbox na to, kailangan siya sa pag-upgrade ng watchtower mo, no? Tingnan nyo. Unless na gamitan nyo siya ng gems, which is not advisable kasi nga kaya naman makuha ng pag-grind yung item na to. Ganon din sa battle center, no? Hanggat maaari, huwag nyo gamitan ng gems. Pero kung meron kayong extra gems, walang problema. Pwede nyo upgrade siya ng i-upgrade. So, sabi ko nga, oras lang po na natin. Mag-grind lang kayo. Makakuha kayo ng mga items na pang-upgrade dyan, no? Sana marami kayo natutunan sa video na to. Kung may mga tanong pa kayo, nandito lang ako sa Region 11. Kratos ang IGN. PHSS Spartans ang Alliance, no? Yan, nandito lang kami sa Zone 3. Bandang lower left, no? Ng Metropolis. Yan. Wag mo muna i-close at ito ay papakita ko sa inyo yung mga gift code, no? Latest gift code. Yun nga, maraming salamat. Mag-like at subscribe kayo for more videos. Thank you, bye-bye.